Napanood mo na ba ang pinag-uusapan ngayong latest RC Cola commercial? If yes, naisip mo na ba kung ano ang interpretation o pakahulugan meaning ng commercial na yon? Kung hindi mo pa napanood, okay lang yan. Dahil sa video ito, sabay-sabay tayo manood, mag-react, at i-interpret o bigyan natin ng pakahulugan based doon din sa aking mga research kung ano ba talaga ang meaning ng kakaibang commercial na yon. How are you guys? I'm Marlon Jime. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe. Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko. Maraming ang netizens na nagsabi na weird and creepy or parang kakilabot yung latest commercial ng RC Cola. In fact, nag-trending to kahapon Friday, November 27 sa Twitter. At iba-iba ang naging interpretation or reaction ng mga netizens. Okay, i-play ko saglit yung commercial na yun, no, para may idea kayo sa hindi pa nakapanood. Pero hindi ko siya pwedeng i-play ng full frame including the voice kasi copyrighted material to. So, i-narrate ko na lang ha kung ano yung mga nangyari. So, yung scene niya nag-start dito sa bata na galing school. Mukha siyang malungkot at may parang meron siyang problema. So, yun na nga dito, tinatanong niya kung ampun daw ba siya kasi parang nabubuli siya sa school na ampun nga daw siya. Ito na nga, to the rescue yung kanyang mother. Sinasabi niya, huwag siyang paapekto at huwag siya nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. So, nagubad yung bata at ito na nga yung weird part, no? Meron siyang 4 empty glasses sa likod. And yung mother, umiiyak, meron din siyang palang sekreto. Tanggal siya ng scarf. Ito na nga, yung creepy part and weird. So, tinanggal niya yung ulo niya. Tapos yun pala may nakatagong RC Cola sa kanyang leeg. And then yung ending, yung buong family, happy sila na umiinom ng RC Cola doon sa mga baso na nasa likod ng bata. And yung mother nga, nakikiinom din, pero yung ulo niya, hawak-hawak niya. So, ayun nga yun, no? Kung first time mo talaga siya mapanood, parang weird talaga siya, creepy, parang ganun yung reaction, ano? Pero actually, meron siyang 3 deeper topics na natakel dito sa commercial na to. Number 1, yung issue ng pagiging ampon. Okay, so makikita natin na yung bata nga, kulot siya, maitim, samantalang yung nanay niya, mestiza, maputi, diba? So, sinasabi nga ng mga netizens, pag ikaw ba, medyo iba ang itsura mo sa pamilya, sa mga kapatid mo, ampun ka na ba kaagad? So, parang nagkaroon ng negative interpretation when it comes to issue ng pagiging ampon. Pero meron talagang ganun, no? Actually, may kakilala ako na tatlo sila magkakapatid. Yung eldest, saka yung bunso nga, magkamukha sila. Pero yung nasa middle, child, iba talaga ang itsura doon sa magkapatid. So parang iisipin mo, ampun siya eh. Parang iisipin mo, hindi talaga siya kapatid. Pero magkakapatid talaga sila, kahit tanongin mo yung parents nila. So parang ganun nga yung sinasabi ng commercial na to, no? Parang pinapamukha niya na pag yung bata or yung ikaw, iba yung itsura mo sa mga iba mong kapatid, pwede mong isipin na ampun ka kahit hindi sinasabi sa'yo. So yun yung isang issue. And number 2, yung role ng mother na tinatawagan nating ilaw ng tahanan. So nakita niyo naman yung bata, may problema siya. Meron siyang emptiness na nararamdaman sa kanyang sarili na nirepresent nga nung 4 empty glasses doon sa likuran niya. Yung naging role naman ng mother, binigyan niya ng linaw yung emptiness or yung questions ng bata tungkol sa pagkatao niya. Yung inangat niya nga yung ulo niya na nandun yung RC, parang yung message nun doon sa bata, hindi lang ikaw yung different. Ako din naman,
different. Kung feeling mo may sikreto sa pagkatao mo, sa akin din, mayroon. Yung topic nga number 2, yung role ng mother bilang ilaw ng tahanan na pag-aanin ang sitwasyon sa loob ng bahay pag may problema nga, ganun. Third issue naman dito or topic is yung value ng pag-uusap sa loob ng pamilya. Lalo-lalo na pag mayroong namumuong conflict, mayroong namumuong misunderstanding, so mas maganda na pag-usapan bago pa lumala. So yun yung third topic nga dito sa commercial. So yung bata, meron siyang dinadalang problema sa sarili niya, mabigat ang loob niya, na kinonfront niya, nakipag-usap siya ng maayos dun sa kanyang mother. At sinabi niya kung ano ba yung problema dinadala niya. Since na nag-usap sila, nagkaroon ngayon ng clarification. At sa bandang huli, pag naapag-usapan yung problema, naayos yung gusot, ang ending, happy ang family. So yun yung meaning or interpretation ng commercial na ito. Okay, on the part naman ng RC Cola, ang tanong, successful ba sila para doon sa bago nilang commercial regarding sa branding o promotion? Ako ang masasabi ko yes. Kasi napag-usapan sila eh. Nag-trending nga sila sa Twitter, di ba? So talagang makita mo na pinag-isipan ng kanilang marketing team yung commercial na to. Kasi di ba pag soft drinks, soda, ang usual commercial dyan, di ba happy, may outing ang family, may salo-salo ang family. Pero dito nilagyan nila ng twist in such a way na makukot nila yung attention ng public. At talagang pinag-isipan nga nila to kasi alam naman natin when it comes to soda, talagang underdog ang RC Cola doon sa mga competitor nilang big names, which is yung Coke and Pepsi, di ba? Alam naman natin na yun talagang biggest competitor nila. Actually, meron pa nga ibang reaction or interpretation ng mga netizens regarding sa commercial na weird and creepy nga siya, di ba? Maiko-compare daw to sa current situation ngayon, sa year 2020. Alam naman natin na ang year 2020, kakaibang taon talaga to dahil nga sa pandemic, ang dami-daming nangyari. Recently lang, yung tatlong bagyo, sunod-sunod, maraming buhay ang nalagas. Yung mga ganun ba? Yung mga hindi gaano napansin din sa commercial na to, no? Bakit naka-scarf yung mother? Yun nga yung nag-keep in place ng kanyang neck and head. Kasi nga, ano, napuputol pala siya. And then, yung bag ng bata, pag napansin mo ng nilapag niya, open siya sa likod. Kasi nga, meron siyang 4 empty glasses na nakalagay sa kanyang likuran. Kaya butas yung bag niya. At sinasabi nga din nila, no, na every time na bibili ka ng RC Cola, marirecall mo na yung mother na may tinatanggal na ulo. Actually, nagkaroon na nga rin siya ng mga memes ngayon. So, isa pa nga sa biggest question is, mabuboost nga ba ang sales ng RC Cola dahil dito sa kanilang latest weird and creepy commercial? And ikaw ba, mapapadalas na din ba ang pagbili mo ng RC Cola as compared to other soft drinks brand? Please comment down below. Okay, that concludes our reaction and interpretation. Kung nag-enjoy kayo sa video to, please click the circle to subscribe to my channel and this rectangle to watch my other videos. See you next time. Bye!